Hello mga kapata! So for today's video, sobrang excited ko kasi finally after 1 year and 8 months, makaka-uwi na po ako sa Pilipinas. Itong pag-uwi ko mga kamata, wala pong ibang nakakaalam kundi yung ate ko sa Japan, si Shiko Su. Siyempre yung mga kaibigan ko dito sa Kuwait, tsaka si My Love. Hindi po alam ng parents ko, ng iba kong kapatid na uwi ako ng Pilipinas kasi gusto ko po silang sorpresahin. At ayan po yung gamit ko, yung maleta ko na dalawa. Tapos nandun yung isa kong pack bag. Ngayon ay wala. Parang gusto kong i-vlog sa inyo, gusto kong i-share sa inyo na talaga po palang mabilis po talaga ang panahon. Parang dati gustong-gustong-gusto ko nang umuwi hanggang hala, isang taon na pala ako dito sa Kuwait at finally makaka-uwi na ako ng Pilipinas. Sobrang na-excite ako makita yung family ko, yung mga mahal ko sa buhay, si My Love, yung friends ko, na this is it. Talagang, oh my God, achievement to in life kasi yung ibang OFW, hindi kinakaya talaga yung homesick, talagang yung lungkot, yung mga trials, hindi po madali maging OFW mga kamata. Sinasabi ko sa inyo, may instances na parang gusto ko nang sumuko, gusto ko nang umuwi, pero hindi. Alam ko sa sarili ko na kaya ko at lalaban ako. Pero syempre, umiiyak ako minsan pag nalulungkot, kapag may bad days, kasi alam naman natin, hindi araw-araw ay good days talaga. Meron talagang bad days. At syempre, depende yun kung paano mo i-handle. Dumating na rin ako. So, shout out kay Ma'am Lala. Yung nag-doorbell po, si Ma'am Lala po yun. So, pinuntahan niya ako dito sa bahay kasi nga ako lang mag-isa. Kaka-out lang po niya galing sa work. So, dinaanan niya ako dito para mag-goodbye. At syempre, para at least kahit papano mag-hug po. At ayun, thank you so much, Ma'am Lala. So, ayun mga kamata, nag-aantay na lang ako ng oras. Kasi mamaya pa yung flight ko, mamayang gabi pa ako pupunta sa airport. Tapos, bali, bukas na madaling araw pa yung flight ko. Maya-maya, aalis na din ako. Wala pa si Ma'am Chem. Bali, ang alis ko dito papuntang airport is 10:30. So, lahat ng mangyayari mamaya, i-share ko sa inyo mga kamata kasi gusto ko din i-document yung dati, papunta pa lang ako dito. So, ngayon, finally, pauwi na po ako ng Pilipinas. See you, my family! So ayan, nagtimbang na po ako. 29 lang. So finally, nandito na po ako sa airport ng Kuwait, sa Terminal 1. So ganyan ang itsura ng airport po dito mga kamata. So simple lang, hindi gaano kabongga. So ganyan lang yung itsura niya. So until now, nandito pa din po ako mga kamata. Ngayon ay 11:23 na ng gabi. So, mamaya pa daw po mag-o-open ang gate ng 12 or 1 a.m. So, ayun mga kamata, until now, waiting pa din po ako. 11:44 na po ng gabi. At bawal pong pumasok doon sa pinakaloob. Kaya nandito ako sa May Caribou, nakatayo. So, tiis ganda tayo ngayon mga kamata.
So mamaya pa daw mag-open yung gate, bale. Papasok ako mamaya mga 12 doon sa loob para i-check, tapos lalabas din dito kasi bawal daw mag-antay sa loob. So, quick update mga kamata, alas 12 na ng madaling araw. Nasa Caribou pa din ako, but this time umupo na ako kasi nangangalay na yung paa ko. Buti na lang naka-stocking ako mga kamata kasi alam ko talagang ganito yung mangyayari. More on tayo, more on upo. Kasi mag-aantay. Hello mga kamata, good morning. So ngayon ay 12:10 na ng umaga and then finally bukas na po. Ayan, kung makikita nyo, update ko po kayo mamaya. So mga kamata, finally nandito na kami sa gate pero close pa po yung gate 24 para sa Oman Air. Ngayon ay 2:10 ng umaga. Mamaya pa po yung biyahe namin ng 4:05 AM. So ngayon nag-aantay lang po kami at medyo inaantok na ako. So mamaya ulit mga kamata. Bye! So mga kamata, medyo nandadaya po ako ngayon sa steps ko kasi hindi ako makapaglakad-lakad po. Alam kong hindi ko makukumpleto yung 10,000 steps kaya ang ginawa ko po ay ginaganto ko na lang. Sorry! So mga kamata, ito po pala si Sir Bonnie. Hindi ko akalain na same po pala kami ng pinagtatrabuhan, same building, pero magkaiba lang po ng work. So, kabayan din po siya. So, ayan po si Sir. Shout out kay Sir Bonnie! So, ayan mga kamata, 2:46 AM. Ngayon, pinapila na kami. Nag-change kami ng gate from 24 to 4. So, nakapila na kami, nag-aantay lang na tawagin at makapasok na po doon sa mismong aeroplano. So, ayan mga kamata, habang nakapila, tayo ay mag-steps. Kasi baka masobra na po yung pandadaya natin dito sa ating relo. See you Philippines! In a bit! Yay! Finally mga kamata, ayan, open na po yung gate at nagpapapasok na po sila. OMG! This is it! See you, Philippines! Kasama ko po si Sir Bonnie! Sir Bonnie! Let's go! Yahoo! So, upilang muna kami mga kamata. Yay! Finally! Dito na tayo mga kamata! Woo! Let's go! So, ayan mga kamata, on board na po tayo. Ayan yung ating screen at meron po silang palibreng headset. Ayan mga kamata, yung free headset natin. So, ayan mga kamata, manonood muna tayo. See you later! Sobrang tulog na tulog ako sa flight. So, meron akong 2 hours layover dito sa Oman. Update ko kayo sa flight ko dito sa Oman to Philippines. So, bye! So, ganito yung itsura. Ang ganda, no? Mashallah. Green na green. Ang ganda naman dito. Tapos, ayun yung eroplano namin kanina.